Hello everyone, sa isang lutuan po ay maglagay tayo ng 3 cups na tubig. Pwede po tayong gumamit ng kaserola, pwedeng pan at pwede ang kahit ano, kahit kaldero po. Ngayon naman ay samahan natin ng kalahating lata ng ube condensed milk. Bali 150 grams po ang aking inilagay dito at pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ang inyong gusto. Ngayon naman po ay ating haluin hanggang sa kumulo. Ang paghalo po natin ay tuloy-tuloy lamang hanggang sa ito ay kumulo. At kapag kumukulo na po ito ay lagyan natin ng 25 grams na unflavored gelatin. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand. Sundin nyo lamang kung ano yung nasa sa label po sa likod. Nandun po yung instruction sa likod. Doon na lang po kayo mag-adjust kung paano nyo ito lulutuin. Ang paghalo po ay atin lamang ipagpatuloy hanggang sa sumama yung jelly powder dito sa ating kumukulo na tubig at condensed milk na ube flavored. So ayan, kapag sumama na po yung gulaman ay okay na po ito. Normal lamang po itong mga white na bubbles dahil po sa ating ube condensed milk. At ngayon naman ay isali na po natin sa isang molder. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase ng container basta pwede siya sa mainit. Atin lamang pong palamigin. At pwede nyo rin pong tanggalin yung ibang bubbles na nandito sa ibabaw nitong ating ube gelatin. At ngayon naman po sa isang kaserola ay magpakulo tayo ng tubig at lulutuin natin dito yung sago. Kalahating cups po ng maliliit na tapioca ang ating gagamitin dito. Hahaluin lamang po natin ito paminsan-minsan at ito po ay tatagal na mga 15 minutes sa pagluluto. At kapag naluto na po, isali natin sa isang lagayan, gumamit po tayo ng strainer. Pwede rin po natin itong hugasan ng tap water para hindi po magdikit-dikit yung ating mga sago. At ngayon naman, kung malamig na yung ating ube gelatin, ay pwede na po natin siyang hiwa-hiwain. Pa-square po yung ginawa ko na paghihiwa dito. Sa isang mixing bowl naman po, ay isali na natin dito yung ating ube gelatin at dito rin natin ilalagay yung iba pong mga ingredients na ating kailangan. Isama na rin po natin yung ating niluto na sago na maliliit. Samahan na rin po natin ng 1 cup na kinayod na buko. Napakasarap po nitong salad na ito. At higit sa lahat, murang-mura pa ang gastos. At syempre, meron din po tayong cheese. 3/4 cup na cheddar cheese po ang aking ginamit dito. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand at pwede rin po kayong magdagdag kung gusto nyo. At syempre, meron tayong all-purpose cream. Any brand po, pwede kayong gumamit. 370 ml po ang aking ilalagay. At condensed milk na kalahating lata or 152 grams na condensed milk. So ayan, at ito lamang po ang mga ingredients na ating kailangan. Syempre, atin pong paghalu-haluin. Pagkatapos po nating haluin ay palamigin naman ng mga 2 oras bago po natin iserve itong ating ube gelatin buko salad with cheese. Konti lang po ang mga ingredients na ating kailangan at dahil nga malapit na ang ating holiday, so kailangan na nating mag-ready ng mga recipe na pwedeng-pwede sa Pasko or sa bagong taon. So ayan, at napakasarap po, napakasimple ng lasa at yung ube ay lasang lasa po dito sa ating gelatin. Depende po yan sa condensed milk na ating gagamitin or ube condensed milk na gagamitin. Kaya naman, kung nagustuhan nyo po yung ating video ay huwag nyo pong kalimutan na mag-follow at subscribe sa Yudelmo's Kitchen para sa mga karagdagang recipe pa na ating i-upload. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo!